Hello mga boss, welcome po sa panibagong video. Bali, for today's content mga boss, napapansin nyo, ito po yung XR mga boss. Nagpalit lang siya ng cover at saka ng mags. Ito po yung XRM na kinabitan ko ng black na 62 mga boss. Ito po. Yan. Ito po yung tinabasan ko yung crankcase. Yan. Bali, bumalik dito mga boss dahil kakabitan namin ng ito po, cam. Bali, ang length nito is 7.0. Then, ito po, nasa 5 lang. Bali, ito po yung ikakabit namin mga boss. Saka, dito sa head, siguro, tatanggalin ko yung valve guide mga boss para may lubog ko ng mga 3mm o 2mm mga boss. Then, babawasan ko yung retainer. Saka, ilalighten ko yung valve mga boss. Pero, ito mga boss, overbid dahil nagpalit sila ng carb. Yan po, yung carb na gamit. Pikoy lang mga boss, kihin na tawag dito, mumurahin. Bali, ito po yung black mga boss. Yan. Almost 5 months na mga boss, pero yan, makinis pa rin, no? Wala pang alon. Yan. Mas maganda mga boss, overfeed kaysa lean. Pero kung lean to mga boss, sigurado ako, may alon na to. Pero ito yung sunog ng gas, overfeed. So magpapalit tayo ng jet mamaya. Babaan natin ang jet. Bali, kapag ka pumunta yung mayari dito mga boss, magsasuggest ako na palitan doon ng connecting rod. Dahil yung gamit na connecting rod, i-stack lang. Yan. Saka ito po yung mga parts. Ay, siyempre, kung bago ka palang napadpad sa channel ko, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe. Then, pakihit na lang yung notification bell para mas updated pa kayo sa mga video ipapalabas ko. So, gagawin ko na ito mga boss. Bali, yung gagawin dito mga boss, yun nga, magkakabit tayo ng valve ay racing cam na 7.0 din. Ito mga boss, i-revise natin to. I-revise natin to para mas tumaas pa yung compression. Dahil yun nga, yung piston ni anong tawag dito, yung tulad itong piston na to. Di, hindi ito dome type. Tsaka, syempre, ipapakitan to. Gamit natin is clean method. Yan. Para mas tumaas yung compression nito mga boss. Okay naman yung takbo niya pero mas maganda mga boss na mas lumakas pa. So shout out pala sa mayari nito. Hi kay Prince Imbuscado boss. Shout out sa iyo boss. Ginagawa na yung motor mo. So ayun mga boss, bali natanggal ko na yung mga parts mo ng head, yung cam tsaka yung mga spring bulbs. Then siyempre yung valve guide mga boss. Yun ito. Natanggal ko na yung mga valve guide sa intake tsaka sa exhaust mga boss. Dahil yun nga, ilulubog natin ng mga 3mm mga boss. Para di abot yung Dahil yung retainer mga boss, kapag mataas na po yung left, mapangabot dito mga boss, masisira yung valve seal. Ito mga boss, ito po yung valve seal. So ayan, dahil kapag magko-compress na yung spring o mag-open na yung valve, kung hindi mo to i-modify, abutin yung valve seal. So para maiwasan natin mga boss, yung idea ko dito is, o yung discarte ko dito is, tatanggalin yung valve guide saka tawag dito, iba yung position ng lock. So ilalagay ko dito para mas lumubog yung valve guide. Din siyempre lulubog dahil kasama yung valve seal, lulubog na rin yung valve seal. So iwas tama na po, so hindi po masisira yung valve seal. Saka mamaya mga boss, kapag nagawa ko na to, nalagyan ko na ng katla dito yung lalagyan ng lock. So ikakabit ko na. Then doon naman tayo sa piston. Bali, lalagyan natin to ng package. Sigurado ako mga boss na matatamaan to ng barbula.
So ito po yung sa intake, saka ito po yung sa exhaust. Mas marumi po yung sa exhaust, mga boss, pero same lang sila. Ito po yung stock ng cam, mga boss. Yan, saka ito nasa 7. Ang pagsukat ito, mga boss, ganito. Hindi digital yung caliper natin, so pero try natin. Una-una mong kukunin, mga boss, na sukat is dito, yung left nya. Yan, nasa 31 mm. Tsaka dito, mga boss, nasa 24. Siyempre 31 minus 24, 7. Hindi ko lang alam kung mayroong mga point, mga boss, dahil hindi na po nagpapangasyon yung ano, yung digital ko. Pero nasa 7 to, mga boss. So mga boss, bali ito na po yung ginawa kong pag-modify sa ano, mga boss, valve guide. Bali ito po yung sa stock, tsaka ito na po yung nagawa ko, mga boss. Bali mga 3mm yung nilubog, mga boss. Bali kanina, mga boss, ganito yung itsura. Diyan. Bali ito po yung stock na groove o gatla, mga boss, na lalagyan ng lock. Dito yan, tsaka pinutulan ko yung dito na part, mga boss, dahil kapag ka nakalubog na to, lilitaw to, mga boss, dun sa inlet port. So ginawa ko, tinabasan ko rin dito. Tsaka yung mga ginamit kong material, mga boss, ito po. Ito po yung ginamit kong tools, mga boss. Itong porting tools, tsaka may disc lang na maliit, mga boss. Yan, tsaka ito, sander, pangkat po ng guide dito sa ilalim, mga boss. Yung ginamit ko dito sa guide, o yung sa groove, mga boss, yung pang port, mga boss, tsaka dito, syempre yung chander. So ito, mga boss, maiwasan yung pagkasira ng valve seal, tsaka yung lock, mga boss, hindi mo na kailangan pang bawasan. O pwede namang bawasan, pero konti lang, pero mas safety, mga boss, na mas makapal yung lock. Pero okay naman yung ginagawa ng iba na lock lang yung minobodify, binabawasan, tsaka yung retainer, mga boss. Pero sa akin dito, para mas sure, tsaka mas madaling gawin, ito, mga boss, pagtanggal nito madali lang yung guide. Pero yung retainer, mga boss, na babawasan mo, matagal, mga boss, matagal yung proseso. Pero ito, mga boss, isang ano lang, isang tanggalan lang, okay na. You know, malaki yung mga 3mm yung nilubog. Yan. So okay na to, mga boss, bali ito namang isa, mamaya, bali pagkatapos kong mananghalian, gagawin ko to. Kaya i-video ko, mga boss, para may idea naman kayo kung paano gawin about dito sa pag-modify sa ano, sa guide. Dahil yung iba wala pang idea, sa mga newbie pa na mekaniko, kagaya ko, newbie pa rin, pero at least may konti na lang nalalaman. So pakipanood na lang, mga boss, tingnan nyo kung paano gawin tong guide para sa mga high lift na cam. Pakipanood na lang, mga boss. So ito na po, mga boss, bali medyo okay na to, pero kukunan pa natin ng konti para mas lumalim pa yung groove, mga boss, o yung kanal na paglalagyan ng lock. Saka mamaya dito puputulan natin.
sa wakas na ikabitin rin natin mga boss, pero napakatigas. Yan, okay na to. So ito na. Balik kakabit natin mga boss. Kakabit na natin sa head. So nakabit ko na yung isa mga boss. Tara po. Yan ay kabit ko na. Madali lang mga boss. Saka ito namang isa. So ayun mga boss, bali tapos na po yung pag-modify ko sa valve guide mga boss. Bali nagawa ko na po yun, then naikabit ko na. Hindi ko lang na-video yung isang valve guide, pero okay na yun mga boss, andali lang ikabit. Tsaka nalighten ko na rin yung mga valve mga boss. Yan. Yan po yung intake, tsaka ito po yung exhaust. Tsaka nagpalit na rin ako ng valve seal mga boss, para bago. Then siyempre na-repis ko na rin, gamit ko i-liha lang po. Liha na 240, tsaka pinadaan ko sa ano mga boss, liay salamin, yung malapad na salamin mga boss. Tsaka ito po yung piston o yung valve pangit mga boss. Pasensya na mga boss, dahil dimano yung gawa natin dito, wala tayong machine. Baka sa susunod mga boss, makabili rin tayo ng machine na pang packet para mas maganda yung pagkakagawa mga boss, para disinte. Sa ito yung black, yan. Na-repis ko na rin, gamit iliha pa rin, siyempre ito 40 na liha. Yan, makinis pa yan mga baso. Then siyempre yung piston ring mga boss, ibabalik na rin to. Babalik na lang. Saka yung gasket, budget mill. Ay siyempre, ay ano pala mga boss, yung cam pala, may nakalagay dito, 6.8. 6.8 pala yung cam mga boss, yan 6.8 mm, yan. Akala ko 7 kasi yung ano ko digital na caliper hindi na gumagana. 6.8 pala mga boss. So ay kakabit ko na mga boss para hindi tayo gabihin. 2 hours later. So ayun mga boss, bali nakabit ko na yung makina o yung setup mga boss, then nakabit ko na yung carb. Bali walang gas mga boss. Yan. Pero try nating paandarin mga boss. Kung okay ba yung andar niya. So ayun, bali try muna nating paandarin mga boss. Ngayon yan. Ready. Enjoy ko. Enjoy ko kay so wala pala itong ignition switch mga boss, direkta. So ayun mga boss, bali umandar na, pero ayun nga, ayun paubos na yung gas. Di muna natin patakbuhin mga boss, pero at least umandar na yung motor, din wala namang ingay sa head. Bali okay yung pagkagawa mga boss. So bali yun lang po mga boss, bali update ko na lang kayo sa takbo nito kung okay ba o hindi. So yun lang po, salamat po sa panonood, sana po may natutunan kayo sa mumunting video natin. So yun lang po. God bless, ride safe, then peace.